Hindi na nakasali pa sa isang beauty pageant sa Zamboanga del Norte ang isang 19-anyos na babae matapos uminom di mano ng slimming pills. Nagbabala naman ang DOH, ang Department of Health, sa mga gamot na pampapayat na naglipa na sa merkado. My report, si Cara David. Ilang linggo nang pinaghahandaan ni Maan Acedo, 19 na taong gulang, ang Miss Dapitan Beauty Pageant sa Zamboanga del Norte. Ngayong gabi sana ang coronation night nito, pero bago pa man makalapit sa inaasam na corona, binawian ng buhay ang dalaga. Ang itinuturong salarin, slimming pills. Ayon sa kanyang ina, 4 na araw pa lang umiinom ng gamot pampapayat ang kanyang anak. 4 na beses sa isang araw raw niya ito iniinom. Pagkatapos magdugo, sumakit na ang tiyan ni Maan. Matapos ang 3 araw, namatay ang beauty queen dahil sa multiple organ failure. This moment, parang hindi pa namin ma-ano talaga kung anong dapat namin gawin. So, kinuha na po namin yung tracking number. Tapos, gusto po talaga namin ma'am na mabigyan ng malutasyon. Malutasyon po ba yung hostesya kung ano man ang nangyayari sa anak ko. Nag-ikot kami sa Maynila para alamin kung nasa merkado pa ba ang slimming pills na ininom ng biktima. Sa isang tindahan ng gamot sa Binondo, inalok ako ng tindera. Meron po kayo nito? 650. Ha? Magkano po? 650. 650? Pwede po patingin. Ano po ito, tsaa? Hindi. A capsule. Pero may iba silang gamot na di lang daw pampapayat, pampaputi pa. 250 pesos ang 10 tableta. Ilang beses nang nagbabala ang DOH laban sa mga nagkalat na gamot pampapayat. Ang Food and Drug Administration naman, kumakalat pa ng impormasyon mula sa Zamboanga ukol sa pangyayari. Cara David, GMA News.